ituturo ko sa inyo ang tamang pag-storage ng onions at potato, no. So ito guys ay magagamit sa mga, lalo sa ating mga farmers at sa mga nag-ooperate ng mga cold storage plant, na ang product inside is onions and potato. So bali napakalaga ng tamang or proper storage procedures sa pag ng mga ganitong mga prutas at vegetables gaya ng onion and potato, dahil ito ay makakapekto sa or magdidictate ng ating energy consumption at ang quality ng ating stored product inside the cooling storage rooms, ano. So guys, sa Saudi kasi ay na napakalaking farm ang aking na pasukan doon, at isa sa mga vegetable or mga tinatanim nila na mga product doon ay ang onion at potato. So after harvest season, yun na nga kailangan ipapasok yun sa ating cold storage room for long storage. Kasi guys, talagang napakaraming ang capacity ng cold storage plant namin doon ay nasa 15,000 metric tons. So ganun karami yung napoproduce nila sa loob ng isang taon na sibuyas at saka mga patatas, ano. Ito naman guys ay pinaprocess na siyang ginagawang mga ating yung nakikita natin sa mga Jollibee, McDonald's, yan ang gawa ng galing sa mga sweet potatoes na na-harvest yung iba sa mga ating mga farmer, no guys. So tang ganito ang tamang proseso ng pag ano guys, ano, sa patatas ay after harvest guys, kinukool down na ang ating potatoes from 45 kung anong outside temperature to 25 degrees centigrade, 7 days yan guys. Bali ang purpose yan guys ay para mag-cure yung kanyang balat. Ang tawag dyan sa process na curing or drying, kung sa sibuyas pa o hindi na dry. So after 7 days i-change mo naman yung temperature ng ano to 15 days to 15 centigrade I should say. At after the ma-decrease mo naman siya ay i-cool down mo naman to the 4 centigrade, ano guys, to before siya maging in for long storage, ano guys. So ang ganun ang process ng pagano, bali step by step yung pag reduce or gradually reduce ng temperature niya ng ating patatas inside para maging yung quality niya guys ay ayon sa standard ng ating mga client guys, ano. Kasi napakalaking drop ng weight niya kung hindi natin masunod yung tamang process, ang mangyari na magkakaroon ng mga sprouting. So pag nagkaroon ng sprouting, mababawasan yung kanyang timbang guys, yung ating mga patatas. At ganun din ang kanyang quality ay magkakaroon siya ng black heart spot, na magkaka-spot siya, no. May ngitim siya guys. So malaking kabawasan yun sa quality ng ating mga product inside the cold storage. At pag minarket natin yun, mababawasan na yung, siyempre yung pag mababa na yung quality, hindi na rin maganda yung pricing natin sa ating mga sa market. So sa pagdating naman sa onion guys, after harvesting, kinukool down to 25 degrees centigrade to 7 days. After that, i-store mo siya ng
in 14 days para ma-dry siya ng gusto, ano. Bali, ang pagda-dry niyan, guys, ay ginagamit ng mga outside air kasi meron siyang opening or hot sand na tawag doon na pwede mo siyang pasukan ng outside air para mas mabilis siya ma-dry sa araw. Yung pag may init ang panahon, papasukan mo siya ng dry air para hindi siya or ma-cure siya kagad, ano. So after na matapos yung 14 days na curing, ay bababa mo naman siya to 15 days degrees centigrade up to 7 days. Bali, gradual lang yan, guys, 25 to 15, so mga 2 degree per day lang ang binababa, ano. Then after na may baba ng 15 centigrade yung ito, guys, sibuyas to, ano, ay hold na naman natin siya sa temperature na 15 centigrade in 2 weeks or 14 days. Then after na matapos natin yung 14 days sa holding temperature na 15 degrees, saka natin siya ibababa sa 0 degrees centigrade para sa kanyang storage period na siya, guys, ano, for long storage na ng ating mga onion. Ito, guys, yung onion, guys, yung isa sa pinakamahirap na na i-store na vegetable, ano. Kasi pag hindi mo nakuha yung yung tamang temperature sa loob ng room, either magkakaroon siya ng sprouting or mabubulok siya, guys. Magkaroon ng ano tawag dyan, yun nga, mabubulok yung ating sibuyas inside, no. Masyelan itong sibuyas, guys, at may minimaintain din tayo dito ng mga relative humidity niya or moisture content sa loob ng room. Ito ay ang sa pamamagitan ng ating humidifier at saka yung pag-control ng outside air. Kasi, guys, dito sa mga storage na ganito, mga malalaki talaga, meron itong capability na magkaroon ng air exchange, ano. Ibig sabihin ng air exchange, pwede mong palitan yung may mga opening, hatch opening yung ating mga kwarto at pwede mo yung program na mag-open siya sa ganitong oras or temperature outside. Kung gaya sa Saudi ay pag winter season ay malamig ang panahon, so pwede mo siyang buksan, ano. Bali, para yung gagamitin mong cooling medium ay ang outside air kasi may malakas yan na mga axial fans, guys, na binubugay yung hangin from outside outside air na malamig. Yun ang ibubugay niya sa ating mga product. So ang tendency nun, guys, ay makakalesen ka ng imbis na compressor ang gumagana, cooling fans lang ang gumagana dahil malamig na yung yung hangin sa labas. So napapalamig na yung ating mga product inside from without using mechanical power, ganung nababawas din yung ating energy consumption sa ating operation na pag-storage ng mga potato at saka mga onions, guys, ano. Bali, ito, guys, yung napakalaki ng mga onions doon sa mga, bali, dalawang klase rin doon ng onion, merong red at saka white onions, ano, guys. Ang lalaki ng mga onions doon, guys, ang iba umabot talos ng 1 kilo yung isang piraso. So, guys, ano, bali, yun ang pag-storage ng ating patatas at sibuyas. Sa patatas naman, guys, ay yun nga ang usual temperature na for long storage is 4 to 9 degrees centigrade at may relative humidity siya na minimaintain sa loob na 95 RH. At sa sibuyas naman ay 0 to 2 degrees centigrade ang temperature inside the room at relative humidity of 65 degrees centigrade. Yung relative humidity, guys, yan yung moisture content ng room, ano. Bali, yan ay nami-maintain, gaya ng sabi ko kanina, sa paggamit ng
axial pan at saka yung outside air kung pag mainit sa araw ay ginagamitan ng or inuopen yung mga inlet hatches para pumasok yung outside air para bumaba ang ating humidity inside the room. Yun ang ginagawang pag-control, kung paano kinukontrol yung humidity inside the room through the use of outside air and the axial fans. Papasok yung kasi yung dry air yung dun sa Saudi guys, dry air, kaya pag pinasukan mo siya ng outside air, bababay ka ng humidity. Ngayon sa ngayon pagdating naman sa patatas guys, iba naman ang kaya ng humidity doon. Doon naman is ang minimintin na yung isa 90 to 95 relative humidity. Yun ang kailangan ng ating mga potatoes para ma-maintain ang kanyang quality. At ang kanyang temperature ay 40 degrees to 9 degrees centigrade para yun, maganda yung kanyang storage sa life niya at ma-maintain natin ang kanyang quality at mabawasan mga sprouting mga pag ikakaroon ng black heart or bababang kanyang weight guys ano. So guys, yan lang ano, yan ang senior ko lang sa inyo about pag tamang pag storage ng long for long storage na ating mga vegetable like onions and potatoes na balik sa dami kasi guys ng harvest ng farm na to, kailangan na mag-stable storage at unti-unti nga nilalabas sa market na nagtang sa ganun ay na pipresyuan nila ng maganda ang kanilang mga product dahil na tapos na ng season ay mayroon pa siya ng mga stock nila mga ganitong onions at saka potato sa para sa market. So guys, maraming salamat ulit ano at magandang araw sa lahat.